Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galib shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo lang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action, mga ka-camping, at kailangan po ito malaman ng taong bayan. Itong siniwalat naman ni Maharlika po, mga ka-action, siya naman po ang bida sa ating programa. Yung nakikita nyo po sa screen, siya po si Maharlika. So ano po ba ito? Ano po ba ito? At gaano po ba ito katotoo ang isinisiwalat naman ni Maharlika? Alam na alam po natin ito si Maharlika na kapag magbunga nga po ito sa kanyang channel ay talagang may present na resibo. Oo. Dahil nga po sa may malaki siyang koneksyon na dating nagatrabaho at mataas ang hinahawakan na posisyon dati, pero ngayon hindi na po siya dahil kumalas na. Oo. At dyan ang gagaling ang kanyang mga source. Sino po ba itong source niya? Alam na alam ko po. Dahil mga matalino po kayo, alam na alam ko po na alam niyo po kung sino po ang source na nagbibigay sa kanya bago siya bumunga nga dyan sa kanyang channel. At ito po ay pak na pak po ito. Kapag itong magbunga nga si Inday Maharlika, pak talaga yan. Okay, para hindi po tayo magtagal sa ating programa, maiksi lang po ito mga ka-action. Okay, pakinggan po natin ha. Pakinggan po natin itong mga kabulastugan na ginagawa. Kailang ka, silang tatlo magkakasabot dahil si Taning aral-aralan na sa London, pero mga palangga, naghahatid ng limpak-limpak na smugs money at yung mga nanalo sa loto. Dahil up to this day, mga palangga, nagkaroon ba sila ng hearing sa Senado o sa Kongreso na ipatawag ang mga pinuno like nila Kuwa at ni Langka para busisiin kung sino ang tumama na 433 katao? Kasi ayon sa ating puting ahas, sila-sila. Si Taning at dinadala nila sa offshore account, sila ang tunay na may offshore account. Kaya si Taning nag-aabang doon. Yung jutang jini ng mandorobo, scammer, lahat na devil na bataan ng pamilyang ito, mga palangga. Sila ang nananalo sa loto. Kasi nga, kapag umaalis, ang unang pamilyang kuting at ahas, meron silang diplomatic immunity. Alam nyo na yan, na-discuss na natin. Diplomatic immunity based on principle of international law. Ibig sabihin, tuwing may nananalo sa loto, maliban sa binabaon nila dyan ang pera sa Forbes Park, dinadala nila sa ibang bansa ang pera, si Taning, ayon sa ating puting ahas, ay nag-aabang na doon, and ko alam kung saan nila binabaon. Pero dahil sa diplomatic immunity na yan ng presidente, walang sino mang mag-search kung anong bit-bit nila sa bayong o sa lata ng kung saan man nila, sa baul. Wala pong pwedeng. Okay? Walang pwedeng mag-search dahil sa diplomatic immunity rin. Kaya ngayon, yung nananalo na sunod-sunod, na up to this day, sabi ko nga, hindi nila na-i-post kung sino yung 433 katao na yon, kasi sila-sila yon. Na kunyari, binili kahapon, pero ngayon na nila pinrint ang lotto ticket. Kasi hawak nila. Make up your mind, mga palangga. Ginagago tayo ng pamilyang ito at hindi na dapat magtagal ang mga ito. Dapat wakasan na sila dahil puro sila pambubudol at sana magtuloy-tuloy na ang mga taong umaalsa dyan sa Congress. Nagpapanalo si Mel Langka ng madaming winners, tapos sila ang kumukubra. It's either diretso sa Forest Park, hati-hati sila, o diretso sa labas ng bansa. Yan ang ginagawa at walang ginagawa ang COA at walang ginagawa ang ombudsman. Bakit magkakasabot kayo lahat? Even itong Congress and the Senate, parang wala nang pag-asa ang Pilipinas kasi mga ulupong din ang nadal sa Congress. Kita mo yung pagpupo sa Maharlika Investment Fund. Pinasa na kaagad. Pero ang hearing sa PCSO, sabihin sa taong bayan kung sino itong mga nananalo na ito. Napunta ba talaga sa kanila? Napakadali lang po hulihin yan, mga kababayan, mga palangga. Kung sa lang susugi nila, sintong 43 katao na to. Pwedeng i-check yung mga bank kung paano tinransmit ang kanilang winning money. Not only that, ang 43, yung mga sunod-sunod, paano tinransmit yung cash ba? Pagpunta ba nila sa banko, paano nila, winidraw ba nila lahat? May pinagpasahan ba sila? My God, ang dali lang hulihin ito palangga ng PCSO. Pero hindi mahuli kasi hawak ni Liza Araneta Marcos ang lahat ng kademonyohan dyan sa Malacanang. Siya ang ugat ng lahat ng kasamaan na nangyayari sa bayan natin. So yun na po mga ka-action, mga ka-camping, no? Narinig na po natin ang lahat ng sinabi ni Maharlika, no? Yan po ba ay may katotohanan? Sabihin ko ng oo.
Dahil hindi po yan magbunganga na magbunganga dyan sa kanyang channel kung wala siyang pinanghahawakan at hindi niya proven. Oo. Dahil nga po ito sa source niya na puting ahas na nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon. Oo. Kasi nga po itong dating itong puting ahas na sinasabi niya, alam ko po, kilala niyo yan. Ayoko nang banggitin dito. Okay, itong puting ahas na to ay may malaking rangko nga po dati sa Malacanang. Pero alam po natin nag-resign po yan. At alam na alam po lahat ng ginagawa ng kabulastugan dyan sa Malacanang. Kung dati sila ay kumpul-kumpul sa pagpaplano, ngayon, watak-watak na. Di ba? Kung noon, hindi ko pinapaniwalaan si Maharlika noon. Kasi nga po, alam nyo na, paninira niya po sa kay Atty. Lenny Robredo. Pero ngayon po, hindi naman 100% naniniwala ako kay Maharlika. Mga ano lang, 50-50 lang, no? Oh, bakit pa 50-50? Oo, alam ko naman po yun. Oo. Pero ang 50% na yon ay pak na pak po. At ang mga sinasabi dyan ni Maharlika ay totoo. Ngayon dyan sa mga kabulastugan na ginagawa, sino ba ang logay? Millions of Filipino people ang nangangarap na mananalo sa loto. Millions Filipino people ang pinagluloko nila. Kahit sino naman sa 20 pesos per ticket, kung suswerteng ka, mananalo ka ng milyones. Oo. Ang kaso nga lang, kung kailan. Yun ang hindi natin malalaman. Totoo po yun. Pwede po mangyari. Lalong-lalo na po kung milyon na ang nakasalalay ang dapat panalunan sa loto. Pwede po mangyari po yun, mga kaksyon. Na di-declare nila na may nanalo na. Ngayon, kukuha sila ng mga tao para i-broadcast sa social media na ito si Juan, ito si Juana, ito si Pedro, ito si Aling Kulasa nanalo. Oo. Pwede po nila gawin yun, pero ang totoo, kinausap lang ang mga personalidad na yun. Oo. Hindi po nanalo yun. Ang totoo, totoo yung sabi ni Marlika na sila-sila ang nanalo. Oo. Ganun. Millions of Filipino people ang pinagluloko nila. Yung mga mananaya na nangangarap na maging milyonaryo. Okay. Ngayon, alam nyo na ang kalakaran ngayon. Ngayon lang to nangyayari. Ganito na po kasaya ang bansa natin. Kahit naghihirap tayo, pero ganito po kasaya. Masaya na nakakainis. Dahil sa maraming naghihirap dahil sa ginagawa nila dyan. Ngayon, kayo po ba ay naniniwala dyan kay Maharlika? Ako po, 50-50 lang, no? Kasi alam ko naman po ito si Maharlika. Hindi ko po binibigay ang 100% ng tiwala ko dito kay Maharlika. 50% lang. Kayo po, bahala po kayong mag-comment dyan. Basta ako, ang masabi ko lang, ang lugi, millions of Filipino people, yung mga mananaya na nangangarap na maging isang milyonaryo. So, yun lang po. Maikli lang po ang ating programa tonight. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunod. Ako po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat sa inyong lahat-lahat po dyan. Okay, bye-bye and good evening, everyone.